delivering quality education, expanding access to learning, serving learners' learning needs, tackling challenges of the present time, supporting every learner's dream, reaching young Tagumbenos where they are today. From the music capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is DepEd TV. Tara na! Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa isa na namang masaganang talakayan na siksik sa kaalaman. Ito po ang inyong lingkod na gurong inyong kaagapay sa pagtahak sa mahahalagang paksa na ating pag-aaralan. Ako po si Binibining Jessica D. Idig mula sa Tagum City National Comprehensive High School. At ito ang Lantaw Kompre, ang paaralang pantelebisyon ng DepEd, Division ng Tagum City. Halina't manood, makinig at matuto sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Bago tayo magsimula, muli muna natin balikan ang inyong natutunan sa naunang aralin. Sa inyong palagay, sa pang-araw-araw na pakikisalamuha, nagagamit niyo ba ang wika sa iba't ibang pamamaraan? Sa tingin ko ay oo. Parte na ng ating buhay ang pakikipag-usap sa ating kapwa. Nang dahil sa pandemyang COVID-19, tayo ay nagkaroon ng limitasyon na makipagsalamuha sa ating mga kaibigan, mga kaklase, at maging sa ating mga pamilya. Dahil sa safety protocol na social distancing, pinaigting ang paggamit ng ating wika sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Nariyan ang cellphones at iba pang mga makabagong teknolohiya na pangunahing ginagamit sa pakikipag-usap.
ito ay nagpapatunay na mahalaga ang ating wika. Ngunit, ano nga ba ang kasaysayan ng ating wikang pambansa? Tatalakayin natin ang mga pananaw ng mga individual ukol sa pinagdaanang pangyayari ng wikang pambansa upang higit ninyong maunawaan ang naging kasaysayan ng ating wika. Bago ang lahat, narito ang ating mga layunin sa araw na ito. Pagkatapos niyong mapanood ang buong video na ito, kayo ay inaasahang una, nakatutukoy ng sariling opinyon o pananaw sa mga pahayag na ibinigay. Pangalawa, nakapagbibigay kahulugan sa mga salitang mayroong kaugnayan sa wikang pambansa. Pangatlo, nakabubuo ng sanaysay na nagpapakita ng opinyon tungkol sa napakinggang panayam. Handa na ba kayong matuto? Sa bahagi ito, ay mayroon lamang akong ilang mahahalagang mga panuntunan. Una, gawing komportable ang inyong mga sarili. Pangalawa, ituon niyo muna ang inyong oras, atensyon at pag-unawa sa mga ibinigay kong alituntunin. Pangatlo, ihanda ang inyong mga kagamitan. Kunin ang inyong ballpen, papel at buksan ang inyong module sa pahina 2 at masigasig na sagutan ang bahaging subukin. Tukuyin kung ang mga pahayag ay katotohanan o di katotohanan. Unawain mabuti ang mga ibibigay na sitwasyon. Mayroon lamang kayong 5 segundo para mapili ang letra ng wastong sagot. Unang bilang. Ayon kay Commissioner Francisco Rodrigo, ang Pilipino ay batay sa Tagalog at ang Filipino ay batay sa Pilipino. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangalawang bilang. Kinakailangang gawing formalisado ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng pakikipagtalastasan. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangatlong bilang. Tinalakay ni Commissioner Wilfredo Villacorta na ang Filipino ay lumalaganap at umiiral na wika, kung kaya't kinakailangang paunlarin ito ng sistema ng edukasyon. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Pang-apat na bilang. Kahit sino man ay maaaring kumatha ng isang wika nang walang pinagbabatayan na magpapatibay rito. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang B. Panglimang bilang. Isinasaad at pinatutunayan na ang wikang Filipino ay hindi isang bagong kinatha o kakathaing lingwahe. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Napakahusay ng mga mag-aaral ng senior high. Huwag mag-alala kung mababa ang inyong nakuhang marka. Dahil ito ay unang gawain pa lamang. Ipagpatuloy niyong sagutan ang natitirang gawain sa bilang 6 hanggang 15 sa pahina 2 at 3 ng module na ito. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng wikang pambansa. Nakapokus ito sa mga pananaw na inilahad ng mga particular na individual. Isa na rito si Ginoong Efren R. Abueg na nagbigay linaw sa kanyang naging saloobin sa pinagdaanan ng wikang pambansa.
Sino nga ba si Ginoong Efren R. Abueg? Ayon sa kanyang opisyal na blogspot, si Dr. Efren R. Abueg ay isang kwentista, nobelista, tagasalin at guro na ipinanganak noong Marso 4, 1937 sa Tanza, Cavite. Sumulat siya ng napakaraming akda, kabilang na dito ang Depenisyon ng Wikang Filipino, ang Katawan at Kaluluwa base sa kanyang limbag noong Abril 11, 2013. Ang ating wikang pambansa ay napag-uusapan. Sasabihin ito'y Tagalog, Pilipino o Filipino. Makikilala sa mga sagot na ito ang oryentasyon sa wika ng mga mamamayang Pilipino. At kung masagot namang Filipino ang wikang pambansa natin, hindi naman ito mabigyan ng angkop na depenisyon. Dulot ito ng pagbabago ng ating mga wika at upang hindi maiwanan. Tungkulin ang bawat isa na sumubaybay sa mga pagbabagong ito. Ayon kay Ginoong Efren R. Abueg, ganito ang nakasaad na probisyon, Artikulo 14, ukol sa wikang pambansa sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na pinagtibay ng isang plebisito noong 1987. Ayon sa Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sangayon sa nararapat na maaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. May ilan pang mga tao na nagbigay ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Mga opinyon na nagbibigay linaw sa ating aralin. Tatlong komisyoner ng Komisyong Konstitusyonal ang nagbigay linaw sa katangian ng Filipino bilang wikang pambansa. Sa katitikan ng pulong ng subcommittee sa wika ng Komisyong Konstitusyonal noong Setyembre 10, 1987, ganito ang salin ng kanilang palitan ng mga pangungusap. Ayon kay Commissioner Wilfredo Villacorta, na ito ay isang umiiral na wikang pambansa at ang nukleo nito ay Pilipino sapagkat ito ay isa ng malaganap na umiiral na wika na Pilipino na P. Sinabi rin natin na mayroong isang wikang umiiral na pinalawak at pinaunlad na tinatawag na Filipino at ang formalisasyon nito ay kailangan isagawa sa sistemang pang-edukasyon at iba pa. Subalit, hindi nangangahulugan na dahil hindi pa ito formalisado ay hindi umiiral. Ito ay isang lingua franca. Ano nga ba ang lingua franca? Ang lingua franca ay wikang nag-uugnay sa mga grupo o pangkat ng taong may iba't ibang wika. Ibig sabihin, bagamat may iba't ibang unang wika sa isang lugar, may iisang wika na nag-uugnay pa rin upang sila ay magkaintindihan. Sa Pilipinas, iba-iba ang ating lingua franca batay sa isang particular na lugar. Ngunit sa kabuuan, tayo ay nagkakaintindihan sa pamamagitan ng wikang Filipino dahil ito ang ating pambansang lingua franca. Tinalakay ni Ponciano Binagen na kailangan nating magkaroon ng isang medium ng komunikasyong magbibigkis sa atin at iyon ay ang Filipino na binigyang kahulugan ng isang pangkat ng mga pantas sa wika at mga organisasyong pangwika bilang isang lumalawak na versyon ng Filipino. Nilinaw ni Commissioner Francisco Rodrigo
na itong Pilipino ay hindi isang bagong kinatha o kakathaing lingwahe. Ito ay batay sa Pilipino. Palalawakin lamang ang saklaw ng Pilipino. Kaya nga't ang Pilipino ay batay sa Tagalog at ang Filipino ay batay sa Pilipino. Binigyan din nila ng historical na perspektibo ang Pilipino. Binanggit ni Rodrigo na ang Pilipino ay batay sa Tagalog, samantalang sinabi naman ni Binagen na ang Pilipino bilang isang lumalawak na bersyon ng Pilipino. Mula kay Rodrigo na sinabing itong Filipino ay hindi isang bagong kinatha o kakathaing lingwahe, hanggang sa winika ni Villacorta na subalit hindi nangangahulugan na dahil hindi pa ito formalisado ay hindi ito umiiral. At ipinanghuli niya, ito ay isang lingua franca. Kaya mula sa Tagalog hanggang Pilipino hanggang sa Filipino, na kumpleto ang ebolusyon ng wikang pambansa. Iilan lamang ito sa mga paliwanag tungkol sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Mas makabubuting ipagpatuloy ninyong basahin ang link na ito para sa karagdagang mga kahulugan o definisyon ng wikang Filipino. Subukan nga natin kung may natutuhan kayo sa araw na ito batay sa ating mga tinalakay na mga impormasyon. Buksan ang inyong module sa pahina 6, ihanda ang inyong papel at ballpen at tukuyin kung ang mga pahayag ay opinyon o katotohanan. Unang bilang, dapat isabatas ang pagpapalit ng Pilipino mula sa Filipino kung ang tinutukoy ay wika, opinyon o katotohanan. Ang tamang sagot ay opinyon. Pangalawang bilang, ang wikang Filipino ay isang pagpapalawak na bersyon ng Pilipino, opinyon o katotohanan. Ang tamang sagot ay katotohanan. Pangatlong bilang, napapaunlad ang wikang Filipino sa pamamagitan ng palagiang paggamit nito sa ating pamayanan, opinyon o katotohanan. Ang tamang sagot ay opinyon. Pang-apat na bilang, isang katotohanan na ang wika ay tinaguri ang katawan at kaluluwa ng isang bansang malaya, opinyon o katotohanan. Ang tamang sagot ay katotohanan. Panglimang bilang, sa isang komunikasyon, kailangan nating magkaroon ng medium na gagamitin na siyang magbibigkis sa atin, opinyon o katotohanan. Ang tamang sagot ay katotohanan. Ang dali naman ng gawaing iyon. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ang inyong galing. Sagutan nyo ang tayahin sa pahina 10 bilang 1-5. Tukuyin kung ang mga pahayag ay katotohanan o di katotohanan. Piliin lamang ang letra ng wastong sagot. Unang bilang, sa pagbabago ng katawagan ng isang wika ay hindi na nangangailangan ng batas na siyang pagbabatayan. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangalawang bilang, ang itinuturing na lingua franca ng Pilipinas ay ang dialektong Tagalog. A. Katotohanan. B. Di katotohanan. Ang tamang sagot ay letrang B. Pangatlong bilang, sa larangan ng pakikipagtalastasan ay kinakailangang gawing formalisado ang paggamit sa wikang Filipino. A. Katotohanan. B. Di katotohanan.
Ang tamang sagot ay letrang A. Pang-apat na bilang. Sa pagiging formalisado ng paggamit ng wikang Filipino, ay nagkakaroon ng impluwensya ang mga banyagang mananakop. A. Katotohanan. B. Bikatotohanan. Ang tamang sagot ay letrang A. Panglimang bilang. Ang Tagalog ay ang katawagan sa wikang pambansa na isinunod lamang sa Filipino. A. Katotohanan. B. Bikatotohanan. Ang tamang sagot ay letrang B. Magaling! Sa puntong ito, kumuha ng karagdagang papel at ipagpatuloy niyong sagutan ang iba pang bahagi ng inyong module. Sa parte ng suriin, pagyamanin, isaisip, tayahin at mga karagdagang gawain mula sa pahina 6 hanggang 12. At sama-sama tayong matutong muli sa susunod na mga araw. Naway naging malinaw sa inyo ang ating talakayan. Tandaan, mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating pagkakakilanlan. Kasama na dito ang simula ng ating buhay, ang ating kultura, ang pagiging Pilipino at ang wikang pambansa na ginagamit natin sa pakikitungo at pakikisalamuha sa ating kapwa. Hanggang sa muling pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon, hatid sa inyo ng Lantau Compre. Ito ang inyong lingkod, Pinipining Jessica Diibig, na nagsasabing, ang bawat bagay ay mayroong simula o pinanggagalingan. Tuklasin natin ito at makabubuting magkaroon tayo ng kaalaman. Dahil ito ang magiging gabay natin patungo sa hinaharap na walang pag-aalinlangan, puno ng pag-asa at mapayapang bukas. Ating isaisip, ang pagpapahalaga ng ating sariling wika ay katumbas ng pagmamahal at pangangalaga sa isang bayang malaya.